Good morning, mga gala. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ang araw ngayon ay Webes. Isang maliwalas na araw na naman po ang dumungan sa atin, mga gala. Sana palaging ganito, palaging maliwanag. Para maliwanag din ang isipan natin. Ayan. Ngayon ay pupunta tayo sa ating work. Isang panibagong pagkikipagsapalaran na naman, mga kagala, ang ating susuin na araw na ito. Na kayo. Pag ganitong umaga kasi nakaharap ako sa east. Kaya nakaharap ako sa silangan papunta sa aking work. Kaya medyo yung araw ay tama-tama nakabungat sa atin. Harap. Yan. Ngayon ang sitwasyon ngayon dito ay medyo maulap, medyo maliwanag, walang kaulap-ulap sa langit. Yan. Pero marami ng sasakyan. Dahil ang oras ngayon ay natin ay 21 degrees centigrade. Papunta na naman, mga gala, sa isang napakainit na batang hali mamaya. Yan. Sus, para lang lang tayo nasa Pilipinas. Bye-bye sa aking mga vlog, aking mga silent viewers dyan. Salamat po ng marami. Salamat po sa walang tigil na suporta sa aking YouTube channel. Yan. Nagtatanong kung saan po ako banda dito sa Canada. Ako po ay nakabase sa Edmonton, mga gala. Ang Edmonton ay isang lugar dito sa Alberta na kung tawagin nila ay Carnival Capital of Alberta yata. Dito kasi sa salabat ang mga nagsusyong at nagtakabit ng mga nagsisit up ng mga lugar kung saan nagtatayo sila ng mga carnival. Ayan, mga gala, kung nakikita nyo nasa tagiliran, yan yung isang pulutong ng mga tangke na hinahatak ng train, mga gala. Yan ay isang mahaba.
pa lang dito sa Alberta, mga gala. Ang Alberta ay ang pangunahing negosyo rito ay yung oil field. Ang tawagin, pagmimina ng langis. Yan. Kaya kung nandito ka sa daan, pag malapit ka na dito sa mga area ng mga oil fields, talaga amoy na amoy mo yung amoy langis. Trabaho pala mga gala ay approximately 18 to 20 minutes drive mula sa aking bahay. Yeah. Kung walang traffic, magkukuha mo ng 15 to 18 minutes. Pero pag ganitong umaga, 18 to 20 minutes ang kailangan mong kukulit para makarating sa isang lugar na yun. Nakikita nyo yun, nasa kaliwa yan ay isa ay mga refinery, yan refinery ng mga langis. Ito ay number one na trabaho mga gala ng mga tao dito sa Alberta, lalong-lalo na dito sa Edmonton. Kaya yung mga kurso na nakatikit sa oil industry ay patok na patok dito mga gala. Eh, sila yung mga sumasahod ng malalaki, mga nagtatrabaho dyan sa petroleum. Tayo mga skilled, pwede rin kasi dyan nangangailangan sila ng mga skilled worker na welder. Kaya Meron din chance ng mga kagaya nating welder dyan sa loob. Pero ako mga gala, hindi ako lisensyadong welder kahit na marunong ako mag-welding. Hindi ako lisensyadong welder, wala akong tigit kumbaga. Kaya hindi pa rin ako pwede dyan. Kung gusto nyong makapagtrabaho sa mga oil field industry, ayan, pag-aralan nyo o tignan nyo yung mga trabaho
nakakailangan dyan, yun ang i-prepare nyo sa sarili nyo. Yun ang mga paraan para i-set up mo or ihanda mo sarili mo sa trabaho mo. Kailangan tulad niyan, kung nangangarap ka magtrabaho sa mga oil field industry, ngayon pa lang pag-aralan mo na kung ano yung mga trabaho na nandyan, mga gagala. Kasi ang hinahanap dyan sa mga yan ay kailangan meron kang 5 years experience kung galing ka ng outside country. Kung foreigner ka, ang kailangan meron kang 5 years experience sa mga trabaho na yan para ma-qualify ka as unskilled worker, temporary foreign working permit. Yan. Yun ang isa sa prerequisite, mga gagala, para ka makapagtrabaho ng skilled. Meron kang 5 years experience sa ibang bansa para makapag-apply ka ng trade certificate. At kung ikaw naman ay isang driver, ayan, napakalaking chance mong makapunta rito ay makapagtrabaho kung maghahanap ka ng isang kumpanya na tatanggap sa iyo. Ayan, magpakadalubhasa ka sa pagdadrive sa mga truck, lalo sa mga tanker. Ayan, tanker talaga, o kaya heavy equipment operator. Kung ikaw isang driver, yun ang isang pwede mong gawin, mga gala. Yan ang sahod dito ng driver ay nagsisimula sa 30 pataas per ora. Yan. Yan, kung nakikita nyo yung dadaan sa harapan ko, yan ang sinasabi kong mga tanker. Balita sa inyo paano pag-apply, paano paghanda na hindi papunta rito sa Canada. Yeah. Okay, bye-bye. I love you.